Mabuhay Pilipinas! Mabuhay Luzon! Mabuhay Bisaya! At mabuhay Mindanao! Uy, pati Scarborough Shore, mabuhay din! Welcome to Ox Radio! Oras ng kaalaman at saya! Ka-Teddy Pereña, inyong mga kasama! Ang Ox ay atid sa atin ng BioPress, the antimicrobial socks at underwear. Uy, October 1 na po, 2018, unang Lunes ng buwan na Oktubre. 85 days before Christmas. At siyempre, ikalimang anibersaryo ng Ox. Special na episode. Napakarami nating panauhin, mga bigatin. Antabayanan lang po ninyo. Miya-miya lang, nandito na si Pipi Lenny Robredo. Sina Willinette. Seb Sarmenta. Father Paolo Pier. Si Senator Sagisa. Kung aabot. Excited na po ang mga taga-DWBL dahil nandito na ang inaasahan ng lahat. Pero maya-maya lang po yan. Hoy Lola Amelia, si mahal na Pangulo, dalawang taon na, tatlong buwan at isang araw sa pwesto. Kayo po, sir, ang tsuper ng buong Pilipinas. Huwag nyo lang pong isisi sa iba kung kami malubak o kung hindi kayo makapag-preno on time. Paring Henry Celestio. Nasaan na nga ba si Tita Nani? Hoy, alam nyo naman, paborito to ni BP. Tita Nani, kung wala po kasi yung mga alis nga, alingas-ngas dyan sa customs, yung mga nakakalusot na siya, wala pong magiging biktimang adik. Tita Nani! Paring Rene Beloria. Uy, 25% threshold sa ating pagboto noong Mayo 2016, kinatigan na ng TET. Bongbong, walang iyakan ha. Agnes Lugo Los Santos. Kilala mo ba si Kong John Bertis? Ako, napaka-controversial. Napakaraming iskandalo ngayon, viral sa Facebook at iba pang online media. Merong sa NAIA, meron sa PRC, at meron pa pala sa Hong Kong. O, showbiz naman tayo. Kay Christy Peralta. Si Regine Velasquez, lilipat nga ba sa DOS? O 7 lamang ito na balita? Mamaya bubulong ko sa inyo. At June Perez, sa sports tayo. Ateneo, tinumbakan ng UST. Lasal naman, olat sa UP. Ako, sa Sabado, silang dalawang magtutuos. Kanino kayo? Yung katabi ko rito, alam ko kung ano yung team. Okay, pagbabalik po natin ang atin ng pinakamamahal na bisita. At bayanan po natin. Kills germs that cause bad odor. Hypoallergenic.
work. Buy it fresh. Sa sports. Buy it fresh. Kaya mga mami, may BF na rin kayo. Oo, may Buy it fresh na kami. BioFresh, the antimicrobial sauce. Okay, balik po tayo sa Ox Radio. Ang oras natin, ako, alas 4:09 ng hapon, 4:09 in the afternoon. At i-chatin niya ng BioFresh, the antimicrobial sauce at underwear. Piling-piling panauhin. Hahanga ka sa kanyang nagawa. Bibilib ka sa kanyang pinaglaban. Okay, narinig nyo na yung intro ng portion. Pero ito na yung ating pagpapakilala sa ating multi-special na panauhin. Ang tawag ko sa kanya rito, dati pa, the lady engaging nationals impressively. Or Lenny. Hardworking, honest, yet humble and humane. Ang ating pong pinaka second highest official of the land. Malubot ko pong pinakikilala sa inyo ang ating butihing VP Lenny Robredo. Magandang hapon sa iyo, BP. Magandang hapon, Teddy. Magandang hapon po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong hapon. Happy anniversary. Ay, thank you po. Thank you. With your support and the audience, the sponsors, umabot po tayo ng 5 taon sa ere dito sa DWB. Matagal-tagal na din. Alam nyo, konting ano lang, kwento. Nung nasa kabila kami, sabihin ko na yung station, Radio Inquirer. Pero mas mataas yung aming rating sa yun. Anyway, nakapanayan po namin si the late Jesse Robredo. Mm. Ayaw niyang pumunta sa istasyon kasi Sabado yung programa. Mm-mm. Hindi ko alam na pumupunta na pala siya ng Naga ng Friday evening. Muuwi na siya. Ayaw niyang sabihin. Finally, pumayag siya phone patch. So doon namin siya nakausap. Pero hindi namin siya nakilala personally. Pero ngayon, kaharap na po natin ang ating pinakamamahal na pangalawang pangulo. At merong mga celebrity interviewers na sa kanya ayoko na magtanong, marami na akong pagkakataon. Marami ka nang alam. Ang unang-una po nating ipakikilala, siyempre, ano muna, for the soul. Mm-mm. Isang pare. Pero hindi po siya ordinaryong pare dahil napaka-witty niya, marunong siya mag-Tagalog, mag-Bisaya, mag-Ilocano, kaya alam niya yung bayot. Tama ba? Ay, masama ba yun? Anyway, siya po ang rector ng Sons of Holy Mary Immaculate Seminary sa multinational Paranaque. Pinakikilala po namin sa inyo si Father Paolo Pirlo. Father. Ayan, Father. Ma'am, latit ko lang. Ayan. Father, dito ka. Ayan, tigi-tigi sa kayong mic. Exit na ako. Hindi, pasok pa ma'am ng konti para sa, ayan. Mag-exit na ako kung yung dalawa na mag-usap. Father, game. Magandang hapon po. Magandang hapon, Father. Pagpapakilala muna po ako. Ako si Father Paolo Pirlo ng Sons of Holy Mary Immaculate. Ako yung isang paring Italiano. Mm-mm. Na nadestino dito sa Pinas mula noong 1989. Matagal na. So, kaya mukhang Italiano pero pusong Pinoy. Pusong Pilipino. So, ang mga tanong natin ngayon ay tungkol sa pananampalataya. Mm-mm. At ang religion natin. So, unang sa lahat, ang unang pong tanong namin tungkol sa pananampalataya, maaari po bang ibahagi ninyo sa amin kung gaanong kahalaga ang pananampalatayang Kristiyano sa inyong buhay, sa inyong pamilya, at sa taong bayan na pinaglilingkuran ninyo? Pananampalataya kasi, Father, yun yung core mo. Yun yung core ng pagkatao. Dun, yun yung nagpapalakas ng lahat na paniniwala. Paniniwala sa mabuting pamamahala, paniniwala sa kung paano yung tamang pag-treat sa mga kapwa, paniniwala sa kung paano ikakandakt yung buhay. Ako, naniniwala ako na yung pananampalataya dapat hindi siya ina-announce.
hindi mo ginagawa para makita ka ng ibang tao na lumuluhod ka sa simbahan o nagsisimba ka araw-araw. Yung paniniwala, very private. Yung pananampalataya, very private. Ginagawa mo sa, di ba may Bible passage na ganun, Father, na yung pagdadasal, ginagawa mo habang nakasara yung pintuan mo. Dahil sa akin, very personal dapat yung relationship with God. Pero yung sukat kasi kung gaano kagrabe yung paniniwala mo, kung paano mo isinasabuhay yung paniniwala. Yung sa akin, kahit araw-araw tayo nagsisimba, kung hindi natin isinasabuhay, parang hindi umeepekto yung ating mga paniniwala. Kaya sa akin, ayun yung parating parang metric. Parang yun yung barometer na yung sa akin pinakamahalaga sa akin, Father, na Bible passage yung ano eh. Yung pag-treat mo sa kapwa pareho kung gaano mo gusto din na i-treat ikaw. Tingin ko yun dapat yung pinakabuod ng ating pagkatao. Paano natin pinapangalagaan yung ating yung ibang tao. Marami pong salamat. Yun ang one of my favorite tourist spot ito sa Pinas is Karamoan. Doon po yan sa amin. Ang ganda, no? Panitan, Barangay Panitan, and beautiful place. Siyempre, para pupunta ang Karamoan, dadaan sa Naga City. Meron kami isang pari na taga-Pili, Father Ariel X. Oco. Alam natin kung gano'ng kalaling ang debosyon ng mga Bicolano sa Mahal na Birgen ng Peña Francia. Ito nakalipas na September 15, sa kabila ng malakas na bagyo Ompong, libon-libon deboto ng ina ay sumama sa pagoda sa Naga City. Kagunay po ito, maaari po bang malaman ang kaalagaan ng Mahal na Birgen Maria sa inyong buhay espiritual? Kami kasi, Father, pinanganak kami, lumaki na parang si ina, ina yung tawag namin sa Virgin of Peña Francia. Bahagi na talaga ng buhay ng bawat Bicolano. Hindi lang buhay pala ng palataya, pero parang bahagi na siya ng lahat ng Bicolano, kahit hindi Kristiyano. Kami, grade school pa lang, yung kinalakihan na namin kung paano pangalagaan yung devotion. Kaya nung lumaki kami, parang bahagi talaga siya ng buhay namin. Yung intercession niya, hinihingi parati sa lahat na idinudulog namin sa Panginoon, mula sa pinakamaliit na bagay hanggang sa pinakamalaki. In fact, yung asawa ko, without fail, talagang sumasama siya sa procession. Kasi Father, sa amin, 9 days yung celebration. Nag-uumpisa siya sa traslasyon, second Friday of September. Ano yon? Dinadala yung image from the basilica to the cathedral. Tapos yung 9-day novena, ginagawa siya sa cathedral. On the 9th day, ibabalik siya sa bahay niya sa basilica. Ano naman to, fluvial. Yung asawa ko, since he was 16, until 2011, without fail, lahat talagang traslasyon and fluvial procession kasama siya. Meron kasing paniniwala sa amin sa fluvial, Father, na dapat si ina lang yung babae. Dapat si ina lang yung babae sa pagoda. Dapat siya yung queen ng procession. So sa amin, yung mga sumasama talaga sa pagoda, mga lalaki. Ay yung paniniwala na pag may babaeng sumama, lulubog yung pagoda. Parang kinagisnan yung ganong devotion. Pero yung sa akin lang, Father, tingin ko napakahalaga at napakapalad ng mga Bicolano na yung patron namin, si Nuestra Senora de Peña Francia. Kasi parang siya yung asukat din. Siya yung sukat ng kung ano dapat kami. Kung ano, pagiging nanay, pagiging babae, pagiging anak. Parating siya yung sukat. Yung paniniwala ko, hindi siguro kami naging ganito kung wala yung debosyon na yun. At yung debosyon, hindi lang siya religious sa amin eh. Hindi na lang siya religious festival, pero parang it is much a part of history and the history and culture of the region.
kaya sabi ko nga, ang daming dumadayo, ang daming sumasali sa festivities kahit hindi Catholics. Diyos mabalos, Father. Ang pangatlong tanong po ay tungkol sa aral na mula sa mga magulang. Mm-mm. Hindi po natin maitatanggi ang kaalagahan ng mga magulang sa paglagos sa buhay espiritual ng kanilang mga anak. Maari po bang ninyong ibahagi sa amin ang mga hindi manalimutang aral sa buhay pananampalataya na mula sa inyong minamahal na magulang? Yung sa akin, Father, yung pareho kasing parehong both parents are very religious. Pareho devotee ni ina. Lalo yung nanay ko, parang pinalaki siya nung dati pa na pag Angelus magkakasama. Araw-araw nagsisimba until now that she's 82. Araw-araw pa din nagsisimba. Kaya yung sa akin, halimbawa, nung college ako sa UP, in all the 4 years na nasa college ako, araw-araw din ako nagsisimba. Kasi nakita sa nanay. It was not something na imposed sa amin. Pero isang bagay na parang kinagisnan. Natingin ko nakatulong siya sa pag-shape ng pagkatao. Kasi yung takot sa Diyos, yung respeto sa kapwa, nakukuha talaga sa pananampalataya. At yung nakikita, parati ko to, Father, sinasabi sa mga kaibigan ko, lalo na sa mga young parents, na yung mga anak, hindi yan susunod sa sinasabi, pero susunod yan sa ginagawa. Kaya yun yung siguro paalala sa mga magulang na kahit anong pangaral, walang epekto yun. Kung iba yung ginagawa sa pinapangaral. Yung mga anak talaga learn by watching, hindi by listening. Banda. Marami pong salamat. And noon August 18, 2012, ang buong bansa ay nagluksa sa maagang pagpano ni Jesse Robredo. Mari po ba ninyong ibahagi sa amin kung paano ninyo nalagpasan ang pagpapanaw ng inyong minamahal na asawa at ano po ang maipapayo ninyo sa mga dumadaan din sa ganong kalagayan? Ito, Father, napakahirap kasi yung circumstances kasi ng pagkamatay, biglaan. Bata pa yung asawa ko, 54 siya nung nangyari yung aksidente. Hindi, wala namang sakit. Talagang walang paghahanda sa amin. Kaya nung pumanaw siya, napakahirap para sa amin, lalong-lalo na kasi yung tatlong anak ng babae, talagang makatatay. Very, very close sa kanilang tatay. Pero yung sa akin kasi, Father, yung paniniwala ko, yung pinaka-interest ko noon, kung paano ko matutulungan yung mga anak ko mag-cope. At tingin ko, kukuha ng lakas yung mga anak ko sa akin. So, hindi pwedeng mahina yung loob. Kahit napakahirap, kailangan lakasan yung loob. Kasi yun nga, yung kahinaan ng loob, baka mamana pa ng mga anak ko. Hindi siya madali, lalo na kasi sinusubukan mong magpakatatag. Parang hindi kami, Father, nabigyan ng pagkakataon mag-grieve ng buwelo. Kasi very public yung circumstances ng kanyang death. Pati yung wake niya, very public. Pati yung funeral niya, very public. Tapos, parang just a little over a month after namin siya nilibing, nagkagulo na yung politika sa amin, kandidato na ako. So, parang pinagsasabay mo yung problema ng bayan sa sariling dalamhati. Pero tingin ko kasi kami, yung nakatulong sa amin talaga, faith, na walang question sa Panginoon kung bakit nangyari yung nangyari. Parang walang pagsisisi. Alam namin na yung 54 years na binigay sa asawa ko was already a blessing. Yung 54 years na tingin ko, parang life well lived. Hindi sinayang yung buhay. Kami naman 25 years kami mag-asawa. Parati ko itong iniisip na rather than isipin na bakit kinuha siyang maaga,
parang mas nagpapasalamat na nabigyan ng 25 years with him. Yun din, Father, yung explanation ko sa mga bata na yun sa akin, blessing pa din. Kasi not everyone was given the privilege of having him in our lives. So, yun yung pagtingin. Yung grief kasi, Father, ano siya eh, again, very personal. It is something na hindi masasabi na after 1 year, okay na ako. Kasi, yun nga, hindi nabigyan ng, parang walang luxury na magmukmok kasi naghihintay yung bayan. Walang luxury na parang makabuelo yung pagkaulila. Kasi may mga responsibilities na naghihintay. So parang it comes and it goes. Siguro mabuti din kasi lalo sa trabaho ko ngayon, ito yung mundo niya. Hindi ito yung mundo ko before. Eh. Mundo ito ng asawa ko. Yung pakiramdam na kahit wala siya physically, hindi nawala sa paligid. Para yung pakiramdam na parating ginaguide kami sa araw-araw. Marami pong salamat. Sa Italian, grazie mille. Ang ikalimang tanong po ay tungkol sa taon ng mga kabataan. Idinideklara ng CBCP sa simula November 2018 hanggang sa November 2019 ang taon ng mga kabataan. Bilang Vice President ng isang maituturi ng batang bansa sa mundo at ina ng tatlong naggagandahang anak, ano po ang maipapayo ninyo sa mga kabataan ngayon ang itinuturi na millennials upang mapalaling nila ang kanilang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos? Yung sa akin kasi, Father, parang mahirap siyang ituro. Yung pananampalataya, siguro pinaka matuturo mo yan by doing. Sa pagiging mabuting tao, yun yung naghihikayat sa iba na tanungin kung anong klase yung religious at spiritual life mo, kung bakit ka ganyan. Pero sa akin lang, masyadong underrated kasi, Father, yung mga kabataan. Parati lang sinasabi na sila yung hope ng future. Pero sa akin, yung time nila is now, hindi yung future. Na yung paniniwala sa sariling kakayahan, paniniwala sa sariling value, kasi yung paniniwalang yun yung pag-uugatan ng mabuting gawa. The more na naniniwala yung mga kabataan natin na nasa kamay nila yung kapangyarihan, mas empowered sila na gawin yung kung ano man yung contribution nila sa lipunan. Parang sa akin kasi, parang overused na kasabihan yung ang panahon ng kabataan nasa hinaharap pa. Kasi talagang sila na ngayon. Sa opisina ko lang, Father, ako lang yata yung matanda. Lahat talaga bata. Hindi kilala niya yung mga staff ko. Lahat talaga bata. Parang yung sa akin, yung kanilang energy, yung kanilang innovativeness, yung wala pang masyadong barriers sa pag-isip. Yung sa akin, yung pag-explore ng maraming mga unchartered na daan sa possibilities, tingin ko sila yun eh. Pati sa mga anak ko, Father, ako na yung natututo sa kanila, not the other way around. So, sa akin talaga, kanila na yung panahon ngayon. Magandang line, the future is now. Wow, I will use in our seminary namin, meron kami 34 na seminarian, I will tell them, remember, no, sabi ni Vice President, the future is now. Second invite, to the last... Invite mo siya, Father, one time sa seminaryo. Okay. Oh, kita mo. Okay na, on air. Ang kusinera namin, marunong magluto ng Italian food. Lasagna, spaghetti. Ang swerte naman ng mga sa Linggo na lang, araw ng Panginoon. No, para sa mga pari at mga bisita. Kasi kung lasagna sa lahat ng seminarista, mabankrupt kami. Pero
Pero masarap ang pagkain sa amin. Pero Father, ilang ano, ilang kaban ng bigas ang kailangan mo sa isang buwan? Sa isang araw. Sa isang araw? 50 kilos. Ay, mahal pa naman. Isa pala kayo sa pinaka-apektado na nagmahalan yung mga impresyo ng bigas. Pero sabi nila, God provides. Yeah, maraming donors. Okay, last question, Father. Ang Biblia ay binubuo sa 73 na libro, 1,500 na kapitulo, 32,000 na versikulo, napakarami para maisa ulo. Probably that sa ating ang mayroong favorito Bible quote. Ano po ang inyong best Bible passage? At bakit po ito ay naging makabuluhan para sa inyo? Oh, siguro walang isa. Walang isang paborito, pero several. Hindi lang siya dahil paborito yung bigas, pero yung aral galing doon. At yung lalo na sa mahihirap na pagkakataon sa buhay, yun yung inaalala. Kanina, nasabit ko na Father yung dalawa, yung isa, yung pagdadasal, dapat gagawin mo pag nakasara yung pinto. Ah, yun. Yun. At saka, huwag mong gawin sa iba. Huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa iyo. Ako tingin ko, Father, yun yung pinaka dapat inaalala natin lahat. Parang yun yung pamantaya ng paano ba natin ititreat yung ibang tao. Pero marami pang iba. Halimbawa, yung paniniwala na wag mag-aalala. Wag mag-aalala kasi yung Panginoon, marami ng plano para sa'yo. At kailangan mo na lang tumiwala. Okay. The last question, ma'am. Tungkol sa Pasko, syempre, no? Lapit na. Napakahalaga para sa mga days, Pilipino. Father, 85 days. Ang pagdiriwang ng Pasko. Kapag sumapi ang buwan ng Setyembre, ay makakarig ka na sa paligid ng mga awiting pamasko. Maaari ba ninyong ibahagi sa aming ang ilang sa mga naging tradisyon na ng inyong pamilya sa pagdiriwang ng Pasko? At ano po ang prayerful wish ninyo para sa bagong taon? Kami kasi, Father, yung kinagisna na tradisyon sa amin, parang naiba after namatay ang asawa ko. Nung namatay yung asawa ko, yung lahat na Christmas celebrations, lahat yun sa amin sa Naga. Celebration for the family, sinespend namin yun with the family, pero ano din, sinespend din namin with constituents. Yung asawa ko, may tradisyon na yung Missionaries of the Poor sa amin, isa yun sa mga favorite charities, talagang morning ng December 25 hanggang lunchtime, nandun talaga kami. Tapos may pinupuntahan kaming several communities na namibigay kami ng pamasko during Christmas Day. Pero nung namatay siya, parang iniiwasan namin magpasko sa Naga kasi napakalungkot. Yung ginagawa namin, pag Pasko, nagsasama-sama kami nung mga kapatid niya, saka yung mga pamilya ng kapatid niya. Nagbabakasyon kami kung saan. Last year, nasa Tagaytay kami. Pero sinusubukan namin parati na wala sa Naga. Parang ngayon kasi, Father, hindi pa namin kaya yung lungkot. Lalo na kasi after namatay yung asawa ko, sunod-sunod yung mga namatay sa amin. Namatay yung dad ko after ng asawa ko. Tapos magkasunod, namatay yung parents-in-law ko. Nauna yung mother-in-law ko, sunod yung father-in-law ko. So talagang parang na wholesale. So, ang natira na lang sa family namin, yung mom ko, tapos sa family ni Jess, yung mga kapatid niya. So, sinasama ko yung mom ko, kasama namin yung mga in-laws ko, brother-in-law, saka mga sisters-in-law, pati yung mga pamilya. Parang anywhere isa-celebrate namin, basta magkakasama kami. Pero ito, Father, meron kasi kami programa sa opisina, yung Angat Buhay, na ang pinupuntahan namin yung mga very poor communities. Yung sa akin lang na wish, syempre na mas gumaan yung load na daladala nila, mas gumaan yung kahirapan na dinadala. Pero wish ko din dun sa mas blessed kesa sa kanila, na sana they will find it in their heart na mag-share ng blessings. Parating naghihikayat ako ng mga kaibigan, mga kakilala na sumama sa amin sa aming mga community work. Kasi sa pagsamang ito, makikita mo kung gaano ka kaswerte na yung buhay mo hindi kasing hirap ng buhay nila. So yung sa akin, yun siguro, yung wish na sana yung pagtingin natin
sa ating lahat, isang pamilya lang na nagtutulungan, na yung mas nakakaangat, hilahin pataas yung mas nangangailangan. Kasi hindi din magiging kumpleto yung kasiyahan kung merong naghihirap in our midst. So yun siguro yung dasal ko. Maraming pong salamat, Diyos Mabalos. Salamat, sabi ng mga seminarista, mga empleyado ng publication namin, na pwede mabigay sa inyo isang rosaryo. Thank you, Father. Ng Mahal na Virgen Maria, kulay turquoise, yun ang color ni Mama Mary. So, thank you, Father. Father, bless nyo si DP tsaka ang programa. Yes. Magte-10 years ka pa nito. Sana. Aabot sa pag nasa Malacanang ka na. English na. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God Almighty Father, through the intercession of your beloved Son, and the power of the Holy Spirit, send your blessing upon our Vice President, to her, to her children, to the people that she served, that she may continue serving the people, according to the commandments of God, according to the laws of the country, for the spiritual and material well-being of every Filipino here in the country and around the world. This we ask through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat, Father. Okay, napakinggan niyo po si Father Paolo Pirlo at ang kanyang panayam kay VP Lenny. Babalik po ang ating palatuntunan makalipas lang ilang saglit. Kills germs that cause bad odor. Hypoallergenic. Sa school. Biofresh. Sa work. Biofresh. Sa sports. Biofresh. Kaya mga mami, mag-BF na rin kayo. Oo, may Biofresh na kami. Biofresh, the antimicrobial socks. Okay, balik po tayo sa Oxway. Kasama pa rin natin ang ating butihing VP Lenny Robredo. Ang oras po natin, 4:35 na ng hapon, at it's atin yan ng BioPress, the antimicrobial socks at underwear. At ngayon, sunod na, the next interviewer. Pumapasok na sa ating booth si Seb Sarmenta. Maghahandang hapon sa iyo, Professor Seb. Lapit ka ng konti kay BP. Bakit ako lalapit? Eh, yung, dahil sa picture? Oh, dahil sa yung camera? Frame, yung frame. Parang di ka director, ah. Nahihiya ako. Ah, shame ka, for the first good time. Good afternoon, ma'am. I am honored. Pasok pa ng konti. I like to meet people that I voted for. Ah! Salamat. So, ayong ma-meet yung isa kung gustong i-guest dito? Bakit? Nasa sa'yo yun. Nasa sa'yo. Ma'am, lapit ka pa ng konti para pumasok sa frame. Seb, lapit ka ng okay, konti. Okay, okay. Okay, ayun. Si Seb naman po, interviewin niyo si ma'am tungkol sa buhay pamilya at paano ito nakaka-apekto sa sports at ating bansa. Ma'am, na-notice ko mga daughters are very active in sports. And ito ba ay natural na nangyari sa family kayo ni Mayor, ni Secretary? Ito ba ay in-impose nyo o binuksan nyo lang yung pinto and they just naturally fell into it? Tingin ko nahawa. Kasi yung asawa ko mahilig mag-basketball, mahilig mag-volleyball, saka mahusay na table tennis player. Saka chess. Ah, mahilig pala. Mahilig talaga siya. So growing up yung girls? Yung girls growing up, mahilig talaga sa sports. Although yung parang naging competitive swimmers sila lahat, yung tatlo. So yung buhay namin, yung mga anak ko 6 years apart eh. Hindi yun sadya, pero 6 years apart sila. Pero yung buhay namin since grade school yung panganay hanggang natapos yung pangalawa ay yung pangatlo, talaga nasa pool kami. So naging swimming mom ka, nando ko sa sideline. Lahat na ginagawa ko every day, yung ikaw, aking pleading sa court, doon ko lahat ginagawa so, sa pool. So, are you a quiet mom cheering or? Ay, hindi. Sa competitions, maingay din ako. Ah, okay. At sinusundan ko yung mga anak ko from the starting block hanggang sa
sa finish line. Ang sarap. Walang finish line sa swimming. Ay, ano? Ano yung lulusot? Ano yung lulusot sa pader? Ikaw talaga, kaibigan ko yan, kaya ako nagaganyan yan. So, parang natural na they fell in love with sports. I worked with one of your daughters as a courtside reporter sa UAAP. Sa Shakespeare League anong araw. And we had nag-UAAP din siya. I think she reported for NU yata. Yeah, NU. But yung sports, ikaw personally, were you ever interested in it when growing up? Naglalaro ako. Ano din ako? Table tennis player nung nag-aaral pa ako. Nagfo-football. Ah. Wow. Para ano kami napawaw ni ano? Mahina lang talaga ako sa volleyball. Mahina ako doon. Pero yung asawa ko mahusay mag-volleyball. Ano yan? Hindi mo na gusto yung sakit ng ball? hindi talaga ako. Yun talaga yung sport na hindi ako naging mahusay. Okay. Nagsiswim din ako, pero hindi ako competitive swimmer. Okay. Ngayon, ma'am, meron ba kayong mga favorite teams ng daughters mo? Or yung mga daughters ko. Ano sila? Yung mga daughters ko, syempre, mga Atenista yun. So, sa UAAP. Pareho niya. Sa UAAP, Ateneo. Pero nung, syempre, nag-courtside, na-assign. Atenista yung sa Trisha, yung pangalawa. Pero na-assign siya sa NU. So, ano siya, conflicted siya. Kung kanino siya, kanino siya mag-cheer. Kung Ateneo NU, pero naging very close siya sa NU. Para naging pamilya niya yun. Kasi dalawang taon siya. Dalawang taon siya na-courtside doon. Pero, halimbawa si Trisha, na-courtside din sa volleyball. Yun, swimmer din siya. Marami din yung sinalihan na sports. Itong bunso, until high school siya, nagsuswim pa siya. Tapos nagpi-pingpong din. Yung panganay ano din, table tennis player saka swimmer. Sa country ho natin, ano bang role ng sports? Ang dami nating iba't ibang klaseng problema, concerns po. Pero may lugar ba ang sports sa isang pamilyang Pilipino? Ako napakalaki kasi siya talaga yung pwedeng i-share ng buong pamilya together. Siya sana yung magpapatatag ng samahan ng pamilya. Kasi alam nyo naman kung anong discipline yung kailangan sa sports. Halimbawa ako, yung nag-swim pa yung mga anak ko, talagang nagigising ka alas 4 ng umaga. On a school day, gising ka alas 4 ng umaga, alas 5 nasa pool ka na. Ikaw taga-gising? Oo, wala naman akong driver. kami mag-asawa palitan. Lalangoy sila ng 6 o'clock. Pag lalangoy pala sila ng 5 o'clock. Pag 6 o'clock, aahon na kasi papakainin mo, maliligo kasi. Parang mas importante kasi yung nanay pag natalo, no? Yung pag nanalo, walang problema. Yung pagka hindi nanalo, yung nanay importante. Pero yung sa akin, ano kasi, parang na-develop niyo sa mga bata yung discipline. Okay. Saka yung sense of responsibility. Parang yung sports, grabe yung premium niya sa hard work. Halimbawa sa swimming, para bumaba yung oras mo ng 1 second. Oo. Yung oras na i-invest mo, napakalaki. Pag nagtamad ka, yung ibabalik mo sa oras, grabe. Yung lessons niya kasi, ano talaga, lesson sa buhay eh. Kaya tingin ko, tapos naging common activity siya for the whole family. What more as a country should we do? I know there are many problems, but if you're to choose one or two that we can work on as a country to improve sports in country, participation ng tao. Yung sa akin kasi hindi nabibigyan ng tamang attention yung sports. Tingin ko yung problema doon yung pagtingin. Aha. Para yung pagtingin dito sa mga dito sa sports expense. So parang hindi willing na magbigay ng malaking pondo kasi expense nga siya. Pero sa akin dapat sana yung pagtingin parang investment. Na hindi ka masasayang magbigay ng pondo kasi yung returns noon, napakalaki. So, and yung returns sa akin, hindi yung medalya. Sa akin, hindi medalya yung returns. Sa akin, yung pagpapanalo, syempre national pride, saka national honor. Pero sa akin, yung pagpapanalo, mas yung use noon sa atin, nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan na magpursige din. Yung sa akin kasi, kung mas malaki sanang
investment yung binibigay sa sports, siguro wala tayong malaking problema sa drugs. Saka special inspiration sa mga women, lalo na nitong huling Asian Games. Lahat ng gold medal natin, babae lahat. Babae lahat ng nanalo. Nung nakaraan ngang linggo, nakaraan linggo, galing pa lang ako sa ultra kasi binisita ko yung mga swimmers na Special Olympics yung sinasalihan. Kasama ko yung sister-in-law ko. Yung sister-in-law ko kasi Josephine Bando. Oo. Tinitingnan namin yung mga pwedeng mag-benefit from prosthesis. Pero yung sa akin, nanonood ako ng training nila. Parang sobrang hahanga. Yes. Ma'am, meron bang kasama dito doon sa istorya ng pag-asa? Meron. Yung si Ernie Gawilan. Yes. Kasali siya sa istorya ng pag-asa. Pero sa akin kasi, parang pag pinapakinggan mo yung kwento nila, grabe yung sakripisyo nila for the country. Yes. Lalo sila, may disability. Para pumunta sa training, yung dinadaanan na kahirapan, grabe, pero ginagawa pero pa nag, din. Naglaro na, no? Wala sa hindi kanila. Hindi mo mahahalata. Yes, yes, wala sa kanila yes. Yan. Pero competitive yung point, na. Yung point doon, ang dami niya talagang life lessons. Yes. Na kung ito, na mga taong ito, may kapansanan, pero hindi ginagawang hadlang yung kapansanan para mag-excel, eh lalo naman dapat yung mga walang kapansanan, di ba? Walang dahilan para magtamad-tamad, walang dahilan para hindi bumangon ng maaga. Kasi itong mga taong ito, alas 4 ng umaga, gising na eh. Gising na para mag-training. Okay. A pleasure po to finally talk to you kasi may storya ako. Nung graduation ng anak niya, nandun siya sa likod, ang gulo-gulo namin, nahihiya kami, biglang napansin na, si Lenny Robredo, yun nasa likod. Bigla kami nag-behave, but she was such a proud mother that day. I forget which daughter graduated that day, but sa Ateneo. And we were in Artogas, ang gulo-gulo namin, nakakahiya kami mga guro. And then she was all so quiet, and we suddenly whispered, si Lenny Robredo, nato sa likod. Behave kami lahat. Kasi may ingay po talaga. Natural. Pleasure po. Mama, may gusto kong itanong. Ha? Meron pang konting oras. Pa okay na ako. Okay ka na. Ayaw na ako. Sige, pakitawagan mo na yung susunod. Nice to have met you, ma'am. Thank you. Habang hinihintay natin yung ating susunod na mag-go one-on-one kay BP. Ito, special to. Hindi naka-announce. Pero habang hinihintay natin, pwede ba yung dalawa nating OFW na magtatanong? I-ano mo na, diretso mo na, Chris. Sunod na, tapos saka sasagutin ni BP. Oo, magkasunod na. BP, meron tayong dalawang overseas Pinoys na merong mga tigisa lang naman nakatanong. Kung anong oras kaya dun sa kanila. No? Pero pinire-recorded na natin. Kasi okay. Nga baka magkaroon ng technical difficulty. Nag-safety kami ng dalawang. Okay. Okay, game? Okay. Ito na. Hello po. Magandang hapon. Maraming salamat. Magandang araw po, Vice President Lenny. Ako po si Dean Ipanag. Ang tanong ko po, just like Cory Aquino, I know and believe. Na loob. At paliwas sa inyong magandang hangarin for the betterment of our country. Salamat po. Huli, si Dean, Ipanag from Washington. Hindi, from Ireland, diba? Hindi, yung una, ma'am, si babae, from Dublin. Yun muna siguro sa Dublin kasi siya na yung manong. Sige, isa siyang nurse. Oo. Yung kami kasi, Teddy, yung opisina namin, walang mandato dito. Yes, ma'am. Yung kabutihan nung dati kay VP Binay kasi meron siyang assignment yes. Na parang special envoy para sa mga OFW. So meron talaga siyang kapangyarihan to make things happen. Yes, kami yes. Walang ganon. Pero we make do. Yung sa amin,
Parang case to case yung pagtutulong. Pag meron dinudulog sa amin ng mga problema, halimbawa sa radio program ko, maraming mga OFW na... Banggitin na natin, ma'am, every Sunday. Every Sunday sa 9 to 10. RMN, DCXL. Maraming dumudulog talaga, maraming kasamang OFW, di tinutulungan. Pero okay. Yung sa akin, ang magandang example dito, Teddy, talagang programa, yung sa amin sa Naga. Yan. Yung sa Naga, kami yung nag-institute ng first ever na Migrant Resource Center. Okay. Yung Migrant Resource Center, ang inaasikaso nito, hindi lang yung OFW, pero pamilya ng OFW. Kasi sila yung nandito naman. Oh. Tinutulungan yung mga pamilya maghanap buhay o mag-invest para yung perang pinapadala nung nagtatrabaho sa labas napupunta sa tama. Yes. Kasi yung ayaw nating mangyari na pagkatapos ng ilang taon na pagsasakripisyo sa ibang bansa, tiniis yung lungkot, pagdating dito, hindi nakita kung ano yung pinagtrabahuhan. So, dun sa Naga, maraming mga capability building trainings para sa pamilya. Kasi pag ayaw nang magtrabaho sa labas, dapat madali lang para sa kanyang umayaw. Ang gusto ko sabihin, pag nalulungkot na siya, dapat madali lang sa kanya na sabihin na dito na lang ako, uwi na ako sa Pilipinas. Gusto ko nang kasama yung pamilya ko. Yes, ma'am. Pero ngayon kasi yung nangyayari, kahit gusto nang ganun, hindi nakaka-uwi kasi walang babalikan na hanap buhay. Mm-hmm. So yun, yung Migrant Resource Center, una, mas preparation, yes, to the day na uuwi na. Pangalawa, yung family hinahanda. Pangatlo, yung facility ng pagkakontakt sa pag nagka-problema. Mm-hmm. Kasi doon pa lang kumisan, may ano na. Parang yung Migrant Resource Center, siya na yung nag-aasikasa ng lahat. Okay. Yung sa akin, mas maganda sana ma-replicate ito. Sa buong bansa. Sa buong bansa. Para madali, para organize yung families. Yes, correct. Kasi natutulungan din yung naiiwasan yung may napapariwara sa mga bata kasi wala yung isang parent. Yes. So yun, ito yung mga inaasikaso. At kung tayo yung may mabibigyan ng pagkakataon, ito yung gusto nating tutukan. O sana nga maging institusyon nito sa buong bansa. Mm-mm. Bawat city siguro dapat meron. Yung pangalawang question, mas mahirap yun. Yes. Kay din ipanag ng Maryland. Oo. Mas mahirap yun kasi hindi mo mapipili yung... Kasama. Yung kasama. Pero tingin ko yung mas importante kasi kung hahayaan mo yan na yung kasamaan, yung... Diba, hindi dahilan yung pagiging kaibigan, pagiging kamag-anak. Dapat nga pagkaibigan o kamag-anak, walang access sa... Yes. Sa ginagawa mo para naiiwasan yung mga abuso. Mm-hmm. Pero ito, madali lang sabihin na hindi ko ito tolerate. Correct. Pero yung sa akin, tingnan lang siguro yung mahabang panahon ng panunungkula, yes, namin mag-asawa. Na wala pa sa Naga. Yung asawa ko, almost 20 years as na mayor, 2.5 years na DILG. Walang ganong record. Ako, yes, ganun din. Walang kinukuhang kamag-anak. In fact, walang kinukuhang pamilya para magpalit sa amin. Mm-hmm. Para hindi tinitingnan yung posisyon na karapatan. Pero tinitingnan yung posisyon na isang privilege na kailangan pagbutihin kasi pinapahiram lang sa'yo yung kapangyarihan. Correct. At correct, yung kapangyarihan, inaasahan sa'yo na hindi yan sa'yo eh. Okay. Pinahiram lang yan para gumawa ka ng servisyo sa mga nagpapahiram sa'yo. Pag malaki kasi yung sense of entitlement, doon nag-uumpisa eh. Correct. Doon nag-uumpisa yung paniniwala na ako yung may kapangyarihan kaya ako yung may karapatan na gawin kung ano gusto kong gawin. Parating pagpapaalala na yun nga, dadaan tayo dito sandali lamang, hindi naman tayo habang buhay andito. Kaya dapat pinapangalagaan yung pagkakataon na manilbihan, saka pinapangalagaan yung pangalan. Okay, ma'am. So, hindi kayo naniniwala sa political dynasty? Matagal na tayo. yun, Teddy, di ba? Kahit nung nasa 16th Congress ako, isa ako sa mga authors ng anti-political dynasty bill. Yung sa akin kasi, yung paniniwala na wala ka namang monopoly ng good intentions. Di ba? Marami namang... Hindi naman ikaw yung pinakamahusay, marami pang mas mahusay sa'yo.
yung nabigyan ka ng pagkakataon, manungkulan, pribilehyo na yon. Okay. Pero pag tapos na yung oras mo, tapos na. Hindi, pero ayaw na yung matapos yung sa'yo. hindi din nakakabuti sa bansa na hindi nagpapalit kasi parang nakukontento sa status correct, ko. Correct, correct. So, mas mabuti na nagpapalit para parating tinitingnan ano pa ba yung kulang, ano pa yung dapat, ano yung mali na ginagawa. Pag nakulong na kasi sa isang pamilya, hindi nakikita yun eh. Mm-hmm. Tsaka, definitely ayaw nyo po ng dictatorship. Ah, syempre naman. Kasi yun yung, di ba sabi nila, power corrupts and absolute power corrupts. Absolutely. Ayun. Okay, pagbabalik po natin yung ating sorpresa. Sir Isa, may BF na? Opo, may BF na ako. Firefresh ang may antimicrobial protection. Kills germs that cause bad odor. Hypoallergenic. Sa school. Biofresh. Sa work. Biofresh. Sa sports. Biofresh. Kaya mga mami, mag-BF na rin kayo. Oo, may Biofresh na kami. Biofresh, the antimicrobial sauce. Top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Hindi na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Okay, balik po tayo sa Ox Radio, Oras ng Kalaman at Saya. Kanina po, narinig nyo una na kausap ni Father Paolo Pirlo, sumunod naman si Seb Sarmenta. At bago natin ibigay ang ating sorpresa, punta muna tayo sa isang saysay ng kasaysayan. Saysay ng kasaysayan. Magbalik tanaw tayo sa ating nakaraan. Kasaysayan, huwag kalilimutan. Saysay, ating pag-aralan. Okay ma'am, isang bahagi ng palatuntunan natin yung nagbabalik tayo sa kasaysayan. Nangyari to October 1 din, 1975. Natatandaan, bata ka pa noon. 10 years ago. Nabisto kami tuloy. Anyway, ang nangyari po noon ay ito. Yung boxing of the century between Muhammad Ali and Joe Frazier. Yung heavyweight boxing championship of the world na ginanap sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Proyekto po ito nung dating Pangulo para daw, para ano po, sa tingin niyo? Pagsuntukan yung dalawa. Hindi, bukod doon ay para daw maiwas yung mga masasamang balita sa Pilipinas at gumanda naman. Di ba? Nagkaroon naman nga ng magandang imahe ang Pilipinas nung naglaban si Muhammad Ali at si Joe Frazier at nanalo po noon si Muhammad Ali at nagkaroon tayo ng Ali Mall. Yun po ang saysay ng kasaysayan natin. Nangyari 43 years ago. Ngayon naman, yung sorpresa na hindi naka-announce sa ating mga public pronouncements, ang kakapanayam ngayon ay ang ating idol, Ginoong Willie Nep. Naks. Salamat. Magandang hapon po, Vice. Magandang hapon po. Natatang-tide ako dahil pareho tayo, pareho. Napaka-seryoso ng usapan niya, tapos sasali niyo ako. Hindi, kasi merong mga special na celebrities na hinila rin si Willie Nep. Unang-una, unahin na natin. Ako na magpapakilala, Willie, oh, ikaw. Ikaw na. Kahit na sino. Okay. Ang ating pong dating Pangulong ERAP. Alam mo, hindi ako makapagsalita eh. Talaga palang napakaganda ating Vice President. Alam niyo po, hindi niyo natanong, nag-enjoy din ako habang ako ay Vice President. Oh. Tsaka hindi lang yun. Naging presidente pa. Oo. Hindi, bukod sa Vice President, marami pa iba. Marami yung vices. Kaya tanggalin na raw ma'am yung pag in-address ka, tanggalin na raw yung vice, masama yun. Lako, lalo. hindi ko malam ano itatanong ko. Tsaka ano? Yung bida ka ba? Diba? Matagal na, di ba?
Kanina lang pinag-uusapan natin sa Pari Jesse. Kaya gusto ko, idol namin gusto ko itanong sa kanya kung siguro man by this time pwede na ako dumalaw sa Naga. Para? Sa Naga. Para ano? Sa mga landslide victim. Yun. Hindi sa kanila yun, ha? Lilinabi ni BP, ma'am. Sige. Dalawa po kasi yung Naga City. Ah, yung landslide po sa Naga, formerly Nagasaki. Yung meron pong Naga sa Cebu, doon po nagkaroon ng landslide. At yung Naga sa Camarines Sur, kung saan... O di, huwag na yun. Kinakabahan ako kung... Inalis na ba ako sa puso ko sa langit at tinala ko rito? Eh parang anghel din. Meron ka na ba noon? Hindi na pwede. Meron na. Meron ng may lotis na yun. Eh, wala na akong pagkisingitan dahil naubos ko na yata lahat ng letra sa alphabet. From A to C. Alma to Sasha. From Alma to Sasha. Oo nga, no? Pero kung meron kang ano, meron kang pidol, kung meron kang masasabi doon sa Vice President natin sa ginagawa niya ngayon, paano niya ma-inspire ng lalo yung mga Pilipino? Eh, kung gusto mong malaman, ano ba itong epekto sa aming mga LGUs? Sa City Hall, lalo na. Sa Maynila, ako tinatanong, hindi ko naman masagot lahat dahil hindi naman nakubo ko yung encyclopedia. Tinatanong lang, ano rin magyari pag sinunod namin yung Pepe Dede Raralilismo? Federalismo. Wala mangyari sa amin. Ito po, ito. Seryoso, seryoso. Kasi yung sinasabi, yung isa sa mga dahilan kung bakit tinutulak yung federalismo para bigyan ng mas malaking kapangyarihan yung lokal. Ngayon, nagbuo kami ng technical working group, pinag-aaralan, baka hindi kailangan, kung yun yung dahilan, baka hindi kailangan na baguhin yung konstitusyon. Ang kailangan lamang ay i-amend yung local government code, kasi 1991 pa, yung local government code, i-amend siya kasi pareho yung resulta. Pareho yung resulta na gustong makamit. Malaki yung kalituhan ngayon sa mga local government, local government units, kasi hindi nakasaad yung mga local government units dun sa pinopropose na federalism constitution. Ang nakalagay lamang dun, parang merong state government, pero walang mention ng barangay, walang mention ng mga cities saka municipalities, walang mention ng provinces. Kontento na ako dito sa kinatawa ko. Miski wala yung LG nga, miski wala yung mga Pepe Dede Ralismo na yan. Okay na ako dahil sinusunod namin yung sinabi ng doktor eh. Ano po yun? An apple a day makes dynasty stay. Okay yun lang. Okay, approve. At ang panghuli siguro na binitbit niya. Ito, paborito nung... paborito nito ng ating bisita ngayon, yung nanay. Idol niya yung nanay. Ito naman yung anak, paboritong presidente mo. Si Presidente Pinoy. Ay, naku. Maganda nga po sa inyo. Ako po ay nabibihani lagi dito sa ating Vice President. Kaya ako po naman ay hindi umiiwas kapag ako inaayon niya sa mga pagtitipon at ako napakasaya. Makapiling ko lamang ating vice-presidente. Eh, alam nyo, ako kasi mahilig ako sa mga awiting Pilipino. Eh, kaya nga, lagi kong naging team song nung aking administrasyon, yung ako ang nakikita, ako ang nasisis, ako ang laging may kasalanan. Diba? Lagi na lang ako sinisisi, eh. Lagi ako nakikita, lagi ako may kasalanan. Kaya gusto ko malaman kung paano natin magagawa ng paraan yung ating pong pagkakaisa ng ating bayan na huwag naman akong sisihin lagi. Eh sino pong ba ang dapat sisihin? Eh parami namang masisisi niya, bakit ako pa? Pero siguro Teddy, yes. Yun yung dapat naiintindihan namin ng mga lingkod bayan. Kabahagi ng obligasyon namin, kabahagi ng trabaho namin, yung sisisihin kami. Mm-hmm. Kaya dapat siguro hindi kami nagtatampo mm-hmm. pag kami nasisisi. Kasi bahagi talaga yun. Gaya na sabi mo kanina,
kung ikaw yung driver at may nangyari sa sasakyan, ikaw yung unang sisisihin kahit pakasalanan ng iba. Pero Teddy, ano, parati ko napapanood si Sir Willie Knapp. Pero napapanood ko siya sa stage. Oh, para ngayon sinasabi. Ko lang, para ngayon ko lang siya nakatabi. Nakatabi na ganyan. Parang mas nakakamangha yes. na kahit pala nakaupo lang na ganyan. Akala ko kailangan kang naka-costume para nandun yung spirit oh, na yung aura na, ng... Akala ko magiging mabuti kang mimic ni Era. Pag, napanood po na ba ako? Hindi pala kayo. Napanood na po kita pero ikaw, busy ka na ba raw noon? Hindi pa kita napanood. Ay, hindi pa raw siya busy noon. Hindi, noon nakita ko, una kami nakakilala ko siya. Ewan ko na kwento mo sa kanya ni Jessie. Eh, idol na idol ko. Bigla na lang siyang tayo. Bumulusok sa ere noon eh. Eh, nasa airport, nakita ko si Butchakino, nakita ko Senator Butchakino. Siyempre, kami nagkwentuhan, tapos hindi ako makatiis. Bumalik ako, lumapit ako at gusto kong magpakilala dahil idol nga siya. Kesek Jesse. Abay, siya ang tumayo at siya nagpakilala sa akin. Wow! Kilala ka. Tapos, kwentuhan kami sandali. No. Tapos sabi ko, pasyal ka mamaya, ako wala kang gagawin. May show ako mamaya. Eh, akala ko, babalat bunga lang. Dumating. Tinotoo. Kaya, may isang laking, salita si B.E. Kaya laking pasalamat ko sa mga Bicolano, dahil ako pinahiram niya sa amin si Jesse. Alam ko naman malaki ang magagawa niya talaga noon. Ayun ako. Okay, ma'am. Wala na raw tayong ganong oras. Pero merong nagpipilit na magtanong. Meron ko ba ng paboritong PBA team ngayon? O noong araw man? Ako... Sige. Ako nung college ako, Toyota ako eh. Toyota Crispa, Toyota ako. Tapos nung may mag-asawa na kami ni Jesse Pure Foods ako. Tapos kontrapelo kayong dalawa, tama ba? Oo, kontrapelo kami. Parati kaming kontrapelo. Nung yung mga anak ko ngayon, mahilig. Merong mahilig sa Hinebra, merong mahilig sa Rain or Shine. Oo. Nga lasing ka ba, anak nyo? sila po yung madalas ngayong... Hindi lang sila nakukontento sa pag may laro, talaga yung TV namin nasa basketball na pero nanonood pa sila live. Yes. Pero naglalaro rin ba sila ng basketball? Hindi. Pero ikaw tama yung akala ko you're a sports yung type asa, of family. Yung asawa ko po yung mga swimmers po yung mga swimmers. Ah, table yes. tennis, yeah. volleyball. Table tennis, swimming. Pero yung asawa ko pinaglalaro ng basketball. Pero mga basketball fans. Naka-chinelas. Kaya po yung pangalawa ko, nung college siya, naging courtside reporter siya sa UAP. That's good. Naging bahagi siya ng ABS-CBN Sports. Yes. Oo. For 2 years. Oo, for 2 years. Si Tricia na magiging manggagamot magiging sa inaharap. Magiging 4 na. Oo. Dati 3 siya. Porsche na, Porsche. Anyway, meron ko ba bang kasama, Willie Knapp? Wala na. Wala, iniwan ko na sa talamig dito. Okay ma'am, bibigyan namin kayo ng pagkakataon na i-address naman yung mga nakikinig sa atin at nanonood din. Yung sa akin lang, pagko-congratulate lang ulit. Salamat sa'yo, po. Teddy, sa buong OX team. Saka sa DWBL. Sa DWBL. Sa hindi naman madali na mag 5 years, di ba? Mm-hmm. Kaya ito, alam natin na hard work ito. Yung sa mga kababayan natin na kasama natin ngayong hapon, yung pag-aaya lang ulit. Yung gaya na sinabi ko kanina, pag-aaya na yung may capacity tumulong, tumulong. Kasi marami talaga tayo mga kababayan na nangangailangan ng tulong. At napakalaking bagay na inaalala natin sila. Meron po kami programa, yung Angat Buhay. Ito, partnership ito between government and the private sector. Yung lahat pong gusto mag-volunteer, welcome po sa opisina namin. Okay, hindi na po natin makontakt Senator Sagisag na nasa Tanawan nang galing. Baka na-traffic na ng gusto. So, hindi na natin siya makakapanayam siguro sa 6th anniversary. Anyway, nagpapasalamat po kami sa inyo. Pero meron kaming handog sa inyo. Merong 5 na tao na gustong maghandog ng para sa Angat Buhay. Mamaya na lang po, off the air. Tapos meron ding... isa o dalawang kumpanya na magta-tie up din sa Angat Buhay. Dahil alam nyo naman, believe kami dun sa dalawang programa nyo na Angat Buhay at yung istorya ng pag-asa.
At si Willinep, willing daw yan mag... hindi mag-contribute. Angat baso. Kung hindi, kung merong mga events, maaasahan natin oo, yan. Ba? Darating pa yung ibang presidente, pati kasi si Presidente Ramos. Lahat. Oo, lahat darating. Kasi si Teddy po sumasama sa amin minsan. Nakasama, nung congressman pa ako, nakasama ko siya sa Kuri. Yes. Pili. Yung ngayon, magkasama kami sa Eastern Samar. Babalik din tayo doon pagkatapos ng... Pagtapos na yung school building. Pagtapos na yung school building. Okay, maraming salamat po. Nag-overtime na rin tayo ng konti. Sa lahat po ng ating tagatangkilik, ang BioPress, ang Burlington, pati ang kasuotan natin, obra ni Juan. Binibigyan ko rin si Willie noon. At yung iba pa nating naging kasama dito noon, Pagcor, Pollen B, at iba pa. Maraming salamat po sa inyo hanggang sa susunod 143 Pilipinas. Music.